good morning. So tingnan natin yung kakalsadahan. Bike to work tayo ngayon, ha. Okay. Labo kasi yung salamin natin, kaya tumigil tayo, nililinis ko lang. Okay, let's go, rolling. Sa looban tayo dumaan. Kasi 7 o'clock pa lang, so you notice medyo wala pang mga sasakyan. Ito ang looban namin. So, pansinin lang ninyo. Thank you.
So pansinin, may lockdown yung mga barangays. Ito yung pinaka skinita namin. Aga-aga eh. Aga-aga. Ayaw mo na ito, mapapakasal ito 2023.
Okay, nasa secondary road na tayo. So medyo may mga public vehicles na rin. Okay, so kung mapapansin nyo, doon sa loob ang tahimik. Pero kung dito sa labasan, sa may pinaka-secondary road, may mga sasakyan na jeep at medyo marami. Okay, so pa rush hour na kumbaga, mag 7 o'clock na kasi. Okay, so pagpapatuloy natin ha. Just watch.
Okay, muli magandang umaga. Nandito tayo sa boundary ng Makati at Pasay, Buendia. So, babaybayin lang natin itong bike lane. Basta makita nyo yung pink line, ayan na yung bike lane natin, di ba? So, observe lang po. Okay, maraming salamat sa panonood. Okay, good morning mga kapatsak, mga kapasay. Magandang umaga sa inyong lahat. So, nandito tayo ulit. Bike to work. 7 o'clock. Okay. So, ayan. Ang mga kalsada natin. So, samahan nyo ako para tingnan natin ulit ang ating mga kalsada, di ba? Okay,
So dito sa bandang Air Harrison, pagtawid mo ng Bendia, so ito ang makikita mo. Lagi silang nandito. Ayan. So nasa gitna pa yung tubig nila. So ano na, galing. So kailangan natin maghanap buhay, pero hindi tayo bang lalamang ng kapwa natin. Diba? Ganun dapat. So katulad nung tubig na yun. Of course, nakikita naman natin na mahirap ang buhay. Kailangan kumita. Kaya lang, pwede naman siya doon sa rampa, sa gilid. Hindi po ba? So, ayan. Pinoy, kailangan kumayod, di ba? Hindi natin siya masisisi. Kasi, pag nasa gilid naman siya, hindi siya abot ng mga drivers. So, yung mga drivers naman, magdala na lang ng sariling tubig. Para nang sa ganun na hindi na sila nakakaabala sa kalye. Kasi pag bumili sila doon sa gilid, siyempre titigil sila. Nasa second lane na nga yung isa eh. Tapos, titigil ka, siyempre nasa third lane ka na. Eh, limang linya yon. So, dalawa na lang yung gumagana. Paano kung dumating yung mga bus? Di po ba? Okay. So muli, magandang umaga. Bike to work po tayo. So, kumusta po kayo? Naway malusog tayo lagi, malakas ang ating mga pangangatawan. Tayo ay bike to work. Magpapapawis lang din bago tayo pumasok. Diba? So nice here. Konting ingat-ingat lang tayo kasi maraming mabalisgrasya tayo sa pangit. So ba? Okay, so medyo sumisilip-silip na yung haring araw. Ayan po, medyo nagiging busy na rin yung ating kakalsadahan. And of course, nandito tayo sa service road. Pero ang bike lane, nandun siya sa labas. Doon sa may main road. Mabibilis ang sasakyan eh. Okay, mabibilis ang sasakyan. Sa mga kapatid natin. Diba? Ayan, so maganda naman ang kalangitan natin ngayon. So medyo ayan na yung araw, sumisilip-silip na talaga. So papawis pag mag-work 7:10. Diba? So, sana maging malusog tayo lahat. Subukan lang natin dumaan dito, baka sakaling makalusot tayo, di ba? So, delikado nga naman.
sinasabi kong bike lane na fast lane yung mga katabi mo. So delikado po dito. So dito tayo sa may service road. Iwas tayo. Lang natin yung ating mga favorites na pinupuntahan doon sa dulo para lang sa ganun makita natin kung ano ang mga sitwasyon, diba? So mapapansin mo may mga leisure biker dito, meron din mga bike tour, tapos mga barkada. Tulad ng sabi ko, ikutan lang natin itong paborito nating lugar na to. And, saka tayo pumunta ron sa banda ron. Diba? So napakaganda nga dito. Medyo naiinip-inip tayo sa bahay natin, pwede naman tayo pumunta rito. Of course, magsuot lang ng ano, ng face mask, face shield. Ako, may dala akong face shield. Ayan. Okay. So, aside from naka face mask, mag-goggles din ako. Diba? So, dito sa lugar na to, mga police to. Ayan, kasi may ano diyan, may quarantine facility. So ginugardiyahan nila yung quarantine facility diyan. So marami mga katulad nga ng ano, high risk itong lugar namin. Maraming pasyente. Sa bagay, ang lugar namin ay hindi na siya dati kasi pangalawa, una pala sa NCR. Ngayon pang 7 na lang siya. Parang nasa 200 plus na lang. Pero yung ibang lugar, katulad ng Quezon City, nakita ko top 1. Nasa 500 yata. Pero itong lugar namin, mga ano na lang. 200 plus. Diba? Okay. So, as you notice, may mga joggers, mga nag-exercise, of course, may mga basketball, yan. Ganda rito, maaliwalas talaga. Pagka maaliwalas ang lugar, maaano pa, parang nagre-relax. Re-relax ang katawan mo. Okay? Na-re-relax ang katawan mo.
Yan. Ito tayo ngayon. Tignan ninyo yung ano, green. Sad mag-green siya, oh. Nakakaingan nyo. Tapos meron ka pang gwardiya na polis na umiikot. Di ba? Very good. So nagpa-patrol sila. Siyempre tinitingnan nila kung sino yung sumusunod sa mga protocols. Di ba? Mahalaga naman yun. Ayan yung Aliw Theater. Wala na tao, wala na, di ba nasunog? Pati yung anong tawag doon? Stars. Nasunog yan. Hindi natin alam kung anong nangyari. Anong nangyari? Sabi ko, maaliwalas lagi. Nakakaaliw, nakakatuwa, nakaka-relax. Ito ba? Yung mga kapadya. Pagka ganyang kaluwag, konti lang sasakyan. Siyempre, parang feeling safety, di ko ba? Safe na safe. Yan, sasalubong tayo dito. Sorry. Nakakainis yung ganun. May mga sumasalubong sa dadaan ng maliban. Nakaka-store. Okay, so nandito tayo sa isang park. Ito yung lagi kong sinasabi sa inyo na kapag dito ka nag-park, iba yung feel mo sa hangin. Diba? Malamig. Hindi ko alam kung bakit. Alam nyo ba? Hindi ko alam eh. Ba't kaya malamig dito? Comment nyo naman dyan, oh. Diba? Mga kapatsak. Napakalamig dito. Kakaiba. Kanina pa tayo nagbabike dun, diba? Ngayon,
Ay, madilim pa dito, madilim-dilim. Pero malamig. Malamig yung hangin. Nakakatuwa, nakakaiganyo. Sarap, sarap ng feeling. Parang kang nasa Baguio lang. So, ganyan. Diba? Alam nyo na kung bakit malamig dito. Ha? Hindi nyo pa rin alam. Comment nyo dyan. Unang mag-comment, may price. Diba? Okay. So, ayan po ang CCP.